Welcome back again sa aking channel at ngayon itutour ko kayo sa loob ng engine room ng barko. Kaya kung curious kayo kung anong nasa loob ng pinto na yan, then keep on watching. At kung bago pa sa aking channel, just call me Rodback. Ako yung chief engineer sa barko na ito. At chief, wala na intro, pasok na! Hoy, huwag niyo kalimutang mag-subscribe ha! Ah, okay, let's go. Okay, welcome sa aking engine room tour na ito. Para ito sa mga hindi pa nakakapasok o curious lang na makakita kung anong nasa loob ng isang engine room ng barko. Dito, ipapakita ko sa inyo kung anong nasa loob ng engine room tulad ng incinerator, fresh water generator, sewage plant, generators, main engine, itong nakikita nyo ngayon, yung nasa gitna. Pero top part pa lang yan ng main engine. Cylinder heads ang tawag naman dyan. At yung sa may left side ay ang main engine turbocharger at exhaust manifold. Ang main engine ang makina na ginagamit para tumakbo yung barko at kapag naka full speed, tumatakbo ito ng 40 knots or around 26 kilometers per hour. At kumukonsumo naman ito ng around 32,000 liters per day. Medyo maliit lang ang fuel consumption nito kumpara sa mga malaking barko na nasakyan ko dati na kumukonsumo ng more than 100,000 liters per day. Ang barko na ito kasi ay 190 meters lang ang haba. Mga dating nasakyan ko ay nasa 300 meters kaya matakaw sa fuel ang mga makina dun. Yung tatlong nakahilira sa gitna naman ay ang mga generators. Bababain natin yan mamaya. Pasok muna tayo dito sa control room. Dito sa control room naman, namomonitor namin ang mga parameters tulad ng pressures, temperatures, tank levels, etc. Majority, dito kami nagre-rely sa operation parameters ng mga machineries. Kung in case merong troubles or abnormalities, dito sa mga monitor na ito, nag-i-indicate yung mga alarms. Itong part naman na ito ay ang control ng main engine. Pero in normal operation, ang nagko-control ng movement ng barko ay mga deck officers doon sa taas o sa bridge kung tawagin namin. Before departure, kami ang nagpi-prepare ng makina. At once ready na lahat, chine-change over namin ang control sa bridge. Pero in case masira ang control sa bridge, pwede rin naman namin dito i-control ang main engine. Ito namang nakikita nyo ngayon ay ang starter panel ng iba't ibang pumps at fans. At itong sa gitna naman ay ang main switchboard. Dito, pwedeng i-start at i-synchronize ang mga generators. At ito rin ang nagkukontrol sa automation ng generators tulad ng sharing ng load or auto-start ng standby auxiliary engine in case magkaroon ng trouble ang nakaservice na generator. Before magsimula ng trabaho, dito kami lahat ng mga taga-engine department nagtutoolbox meeting. Dinidiscuss kung anong gagawin at ang risk ng gagawin. Sa barko kasi, may sinusunod din kaming mga procedures tulad ng risk assessment sa mga trabaho at work permits bago magsimula ng trabaho. Tulad ng hot work permit before mag-start ng welding jobs outside sa workshop or enclosed space entry permit kapag pumasok sa isang tangke at marami pang permits. Kasama yan sa aming toolbox meeting. Lahat yan ginagawa para sa safety na rin namin at ng barko. Okay, so sa labas naman tayo. Ito yung sewage plant ng barko. Dito, pinaprocess ang lahat ng dumi galing sa CR. Dinudurog ng mga bakterya sa loob ng sewage plant ang mga dumi at ang treated water ay ini-sterilize ng chlorinator bago ito i-discharge sa dagat. Automatic na rin itong nagdi-discharge depende sa level ng chlorination tank. Pero kapag hindi tumatakbo ang barko or nasa pantalan, ang discharge ng sewage plant ay nililipat papunta ng isang storage tank. Napaka-importante na gumagana ito palagi kasi pwedeng ma-detained ang barko kapag may port state control na umaakyat at mag-inspection at makita na hindi ito gumagana. Ito naman yung incinerator. Dito, sinusunog ang mga sludge o yung mga oil residues o sabihin na nating marumi na fuel. Dito rin sinusunog ang ibang operational waste tulad ng papel, cartons, or waste rags. Maliban na lang sa plastic na dinidispose lang namin sa mga port facilities. Itong tatlo na ito ay mga air compressors at ito naman ay ang air bottles. Ang compressed air naman ay ginagamit
sa control system ng barko, pang-start ng makina, automation system at ginagamit din sa panglinis. Dito naman tayo sa steering gear room. Ang steering gear ang siyang nagkukontrol sa direksyon ng barko. Sa bridge din ito kinokontrol pero naka-autopilot na ito kapag nasa open sea. Nagmamanual hand steering lang kapag approaching sa port or kapag ma-traffic o maraming barko. Pwede rin itong i-control dito just in case na masira ang control sa bridge. Dito naman ay ang storage room ng aming chemicals at lubricants. Sa barko kasi maraming klase ng chemicals aside sa mga panglinis na chemicals, meron ding pang water treatment. Sa barko kasi para din kami mga scientist dito, ina-analyze din namin ang pH, chloride, alkalinity ng tubig na ginagamit sa boiler at cooling water. At naglalagay kami ng chemicals based sa result ng water analysis. Ganon din sa lube oils, ina-analyze din namin ang quality nito para malaman namin na safe pa ito gamitin sa makina. Dito naman ang mga pang firefighting namin. Yung nasa baba ay ang emergency fire pump. At ito naman ay ang water mist sprinkler system. Pero hindi lang ito ang pang firefighting ng barko. Meron ding fire and general service pumps, mga portable fire extinguishers, portable foam applicator, at ang pinaka last resort sa firefighting para sa engine room ay ang CO2. Pero ang CO2 room ay located sa labas ng engine room. Bago tayo bumaba, akit muna tayo dito sa may boiler. Ito yung boiler namin. Tubig ang nasa loob ng boiler. Basically, pinapainit lang ang tubig sa loob hanggang sa mag-produce ng steam. At ang steam ang siyang ginagamit para sa heating system. Mula pang heating sa fuel hanggang sa hot water sa shower. Meron itong burner na nagpapainit nito. Ito yon. Pero kapag tumatakbo ang main engine, ang exhaust ng main engine ang siyang nagpapainit ng boiler. Dumadaan ang mainit na usok ng main engine dyan sa exhaust manifold na yan papunta sa loob ng boiler bago lumabas ang usok sa exhaust funnel. By the way, sa loob ng engine room napakaingay kaya kailangan ng air protection. Ito ipaparinig ko sa inyo sandali ang ingay ng engine room. Okay, so yun yung ingay sa loob ng engine room. So ito na yung tatlong generators. 580 kilowatts ang capacity ng bawat isa nito. Kapag underway ang barko, usually isang generator lang ang tumatakbo. Nagdadalawang generators lang kapag maneuvering or may loading or unloading operation at ginagamit ang cranes ng barko. Okay, ito naman ang auxiliary engine. Ito yung nagdadrive ng generator. Bali, isang auxiliary engine sa isang generator. Depende sa load, kumukonsumo ang generators ng between 2,000 to 5,000 liters per day. Okay, dito naman tayo sa freshwater generator. Ito ang nagbibigay sa amin ng tubig na pangkonsumo lalo na kung malayuan ang biyahe. Kumukuha ito ng tubig sa dagat at ginagawang freshwater. At kaya nito mag-produce hanggang 20,000 liters per day. Meron akong separate video nito kung paano nito nagoconvert ang seawater into drinking water. Panoorin nyo, ilalagay ko sa end screen. Ito naman ang cascade tank ng boiler. Bali, galing dito ang kinakargang tubig sa boiler at dito rin bumabalik ang condensate o yung nagkocondense na steam na galing sa steam heating system ng buong barko. At nire-refill lang namin ito kapag nagbawas ang tubig sa system. Dito rin sa cascade tank na ito. Okay, proceed naman tayo dito sa fuel system. Itong mga pumps dito ang nagsusupply ng fuel sa system ng main engine at auxiliary engine. Kasama sa pinaprocess dito ang pag-maintain ng heating, maintain ng pressure, at pati na rin sa pag-filter ng fuel. Dito naman na area ay ang mga fuel purifiers at lube oil purifiers. Dito, pinupurify ang fuels at lube oils. Nililinis at tinatanggal ng purifiers ang nahahalong impurities ng fuel or ng lube oil para sa main engine at auxiliary engine. Itong part na ito ay ang main engine turbocharger at ang hydraulic system nito.
proceed tayo dito sa ballast water treatment. Ang ballast ay ginagamit ma-maintain ang stability ng barko. Kumukuha ito ng tubig sa dagat. Pero bago pa makapasok ang seawater sa mga ballast tank, tinitreat muna ito dito or dinidisinfect ang seawater by electrolysis para ma-eliminate ang mga microorganism. Ang engine department ang in charge sa pag-prepare at pag-secure nito, pero ang chief officer ng barko ang siya talagang in charge sa ballasting operation. Ito naman ang workshop namin. Dito ginagawa yung mga fabrication, overhauling, or repair ng mga maliliit na equipment or yung pwedeng dalhin dito. Ito na yung cylinder heads ng main engine. Ang model pala ng main engine na ito ay Mitsui Man B&W 7S50ME-B 9.3. Yan, para kumplito. Bali, top part pa lang yan ng main engine. 7 cylinders ang makina na ito. Baba naman tayo dito sa middle part. Dito naman sa middle part, in-inspect namin regularly ang kondisyon ng pistons at liners ng makina. Yung mga manholes na nakikita nyo, ayan yung binubuksan namin for inspection. At para malinis na rin at matanggal ang mga carbon na nag-accumulate sa loob. In case masira ang remote control system ng main engine, pwede rin namin i-control locally ang makina dito sa side na ito. Okay, proceed naman tayo sa lower side ng engine room. Yang nakikita nyo ngayon ay ang ballast pump. At ito naman ang lower part ng main engine. Malalim pa yan kapag pumasok ka sa loob ng crankcase. Yang nakikita nyo na pinto na may numbers ay mga crankcase door ng bawat unit. Ito naman ang oily water separator. Dito dumadaan ang mga bilge water na i-discharge overboard. Hinihiwalay nito ang oil sa tubig at tubig lang ang natatapon sa dagat. Bawat operation nito ay naka-record. Ang barko hindi pwedeng mag-discharge ng oily water. Kapag nahuling nag-discharge na hindi dumaan sa oily water separator, pwede ako makulong at magmulta ng malaking pira ang barko. At itong equipment na ito ay walang supply na chine-check kapag may umaakyat na port state control inspector. Ito naman yung central cooling freshwater cooler. Bali, pinapalamig naman ito ang temperature ng tubig sa freshwater cooling system ng makina. Dito sa lower flat, in case na may sunog sa engine room at hindi na makadaan sa hagdanan, dito meron ding emergency exit papunta sa taas. Itong area na ito ay ang kabilang side ng main engine. Aside sa propeller na pinapaikot ng main engine, meron din itong dinadrive na generator. Shaft generator ang tawag dito. Pag underway lang at a certain RPM, pwedeng mapagana ang shaft generator. Dito sa pinakalikod sa ilalim ng flooring, makikita nyo ang shaft na pinapaikot ng main engine na nakakonnect naman sa propeller sa labas para tumakbo yung barko kapag maandar na ang main engine. So ayan, meron na kayong idea kung anong nasa loob ng engine room ng barko at panoorin nyo rin yung video ko kung paano ginagawang drinking water ang seawater. At kung nagustuhan nyo yung video, please like, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na, at huwag kalimutang i-turn on ang notification bell. And until next time, thanks for watching.